so far, ito na yung napack ko. Complete na yung stuff ni Phoebe, yung akin na lang. Kasi, syempre, bukas gagamitin ko pa yung toothbrush, yung mga essentials, ganun. So, wala pa sila dyan. But yung kay Phoebe, ready na siya. So, pakita ko na lang sa inyo, guys. So, nalagay na namin here is yung Bark and Spark na waterless paw cleanser. Yung pangkalma na treats para makatulog ng maayos si Phoebe kahit na nasa ibang lugar kami. Diaper extra treats from Wooftops. May treats pa tayo dito. Kaya dinala ko pa rin to kasi para kapag busy kami, kapag kumakain kami, hindi ma-board si Phoebe. May kinakain din siya or nginangat-ngat din siya or para may kakabisihan siya. Dinala ko rin yung isang toy niya na favorite niya. So, laging dito ko lang nilalagay yung food ni Phoebe kapag nagbabaon kami. Basta parang container lang siya, nabubuksan mo lang. Tapos, madali lang siyang parang ipakain kay Phoebe. Ayan, ready na agad. Tapos, kapag init sa sarap mo, ready na ulit siyang dalihin pa uwi. Dalawang pipad ata to. May tape ako para isecure yung pipad. May dalawa siyang clothes dito. May pang tulog. Tapos, meron din yung pang labas-labas lang para hindi siya madumihan. So, andito na kami. Nakaalis na kami. But, nag-quick stop lang kami here sa bank para sa errands. Malinis na naman si Phoebe. Yung ginamit ko sa kanya is itong Bark and Spark na waterless paw cleanser. Hinugasan ko na rin to kasi nadumihan siya syempre. And ayan nga, removable yung parang cover niya. So, nahuhugasan siya. We chose yung Garden Villa. Pwede mag-Netflix. Super comfortable yung sofa dito. Ayan. Yeah, may pa-welcome sila. Tignan nyo. Welcome, Miss Kyle and Phoebe. Ang cute. Tapos meron si Phoebe na cake. Hello! Patry natin. Phoebe, oh! Come here! Sobrang cute naman. Phoebe, oh! Guys! Iuuwi mo pa yan. Nasha-share mo kay Lamigo. Iuuwi natin yan. Yummy? Yummy? Yay! Kinakain na niya yung ano, yung icing. Ay, suits! Kinakain niya na niyo! So, mag-dinner lang kami. Marami namang kainan dito. Kaya nga.
Gia. Busan lang. Marunong mo yung malambing. Hey guys, so we are back from our dinner. Buti na lang, tumigil na yung rain. Sana hanggang bukas ng umaga para mas mapakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng place and the things you can do here sa Hardin B&B kasi ang dami talagang activities na pwedeng magawa here. Pero umuulan right now, so hindi ko pa sa inyo mapakita. But tomorrow, sana talaga kahit 7 a.m. kami magising para matry namin yung activities here. Like, pwede magbike. And may pool na napakita ko dito sa video ko kanina. But so far, nag-enjoy kami just staying here inside. Kasi talagang cozy yung feeling. May Netflix pa, so talagang makaka-relax ka kapag ka nandito ka. Tsaka kasama niyo pa yung pet niyo, so di ba? Ang saya. Ayan si Phoebe. Good morning everyone. So this is what the villa looks like. Ito yung pinili namin, which is the garden villa. Ito pa lang yung nasa labas. Yan yung makikita mo, nasa labas ka pa lang, ang ganda na agad. May towels for swimming pool, which is andito. May sitting area din dito, ang ganda. Kasi ito na yung pool, private pool ng magre-rent ng villa mismo. Merong view and breakfast area. Tapos nag-set up na sila ng para sa amin. Pero syempre wala pa yung food kasi masyadong maaga pa. Nagamit na Nicola yung ano, citronella pang anti-insect. Kinakagat na daw siya. Tapos naka-harness na si Phoebe. Yan yung from Leash & Co. Yan, maganda talaga siya. Tapos hindi natatanggal kahit na velcro lang yung nasa harap niya. Mag-walkies na kami kasi lumabas na yung sun. Nag-ask na din ako kay ate kung pwede na ba mag-bike kahit ganito kaaga. So it's 7:32 pa lang. Nag-ask nga ako, sabi niya pwede ito daw. Pero, kakain muna kami. And, ayan. Good morning! Nandun si Phoebe. Ayan siya. Doon muna siya. May breakfast na pala kami, guys. Dito. Pakita ko sa inyo. Request ni Nicolay is Tosilog. And then, ako ang nirequest ko is American breakfast. Kasi wala lang. Parang, nasa mood ako for walang rice this morning. Hey! Wow, may pa-fruits pa sila. After eating, dun na kami magbabike. So, ayan yung view. Maganda talaga dito, guys. Thank you.
So, ito papatry natin to kay Phoebe, yung Wiggle Treats ng Puff Top Salmon Flavor. Good girl, Phoebe. Lumabas na naman yung araw. Magbabike na kami ni Phoebe, tsaka ni Kulay. Kumanta na yung weather, guys. May swimming pool pa dito. Tapos ayun, meron pa dong view. Ayan na yung bags. So, tatry ko ilagay dito si Phoebe. Marunong ba ako? Ayan, hindi yung word ko eh. Lagyan na natin si Phoebe dito. Para pa. Ba't tagilid? Secure natin. Wag masyado kasi... Yan. Ganyan lang, wag mo itali. Kasi pag natumba yung bike, makatalon siya. Hindi natatalon yan, lit-lit nung space eh. Paano siya tatalon? Eh, secure lang. Sasama siya sa bike niyan, pag natumba. Hindi kami matutumba. Opos. Sibsu. Sige nga, bike ka nga. Okay guys, bike na natin si Phoebe. Hey, Kyle! Smile! Phoebe! Kakatapos lang namin magbike. Sobrang saya. Ngayon lang ulit ako nagbike. So ngayon lang ulit nawala ng ulan. Eh, mas nakapag-explore pa kami dito. Oo nga. Come on, Phoebe! Let's go! Doon tayo sa bike. Ayan! Meron pa dyan, oh. May mga upuan. Nag-relax, tapos ayun, meron pa lang doon. Tapos kung nakikita niya may aso pa doon, no? Sobrang dog-friendly ng place na to. Yan o. No? Let's go, Phoebe! Na nga yung swing. Tatry namin to. Ayun o, ang ganda. Oh. Okay. Napawis ako dahil nagbike kami. Pero ang saya, grabe. Ayan si Phoebe. Oh, parang siya yung napagod kahit hindi naman siya yung nagbike. Nakisakay lang naman. Pero ayan, pawis ako. Enjoy ako, B. Ikaw. Oh. Enjoy ako sa bike. Ayan na, malapit na kami mag-check out. 9:55 na. Pauwi na kami, maya-maya. So ayan, nakapag-pack na kami, naka-ready na kami. Si Phoebe din. Okay na din siya, yung stuff niya.
ready to go home na. Kasi gusto niya talaga to. I-share pa namin to kila Migo. Come here. So, ayan o. May naano na siya. Nabawasan na siya. Sobrang gusto niya talaga to. This is from Potty Cakes. Alam ko na kapag magbabirthday si Hanhan. Saka dito na lang kami bumili. Okay. Gusto niya talaga. Ayan o, grabe yung kain ni Phoebs. Munching talaga. Okay, bihira maggustuhan ni Phoebe yung parang ganito. Kasi twice na siya nag-birthday. Tapos, syempre, twice na din kami bumili ng parang mga ganito sa kanya. Medyo hindi nila kinakain. Pero ito parang kinakain niya talaga. Ayan o. Diyan na si Phoebe sa likod. Ayan na siya. Tapos magsa-stopover lang kami to eat lunch. 11:56 na. Nalabas po kami. Bye-bye po. Bye-bye. Thank you. So, dalawa yung pinagpilian namin na staycation villa. Yung isa is yung palm, tapos yung isa is yung garden. Tapos yung palm, mas ano siya, indoor siya. Nasa loob talaga yung swimming pool. Tapos yung garden is mas ano siya, parang obviously, mas pang nature siya. Nasa labas yung pool mo, tapos may view ka. Ganun. Thank you po! 1 minute away lang yung mga restaurant kanina. Yung isa, cafe. Bar and cafe. Bar and cafe. Tapos yung isa naman, talagang restaurant siya na may Filipino restaurant. Yung isa is fabrica yung tawag. Tapos yung isa naman is Rural Bar and Cafe siya. Hindi ka naman mahihirapan na maghanap ng food dito kasi nandyan lang. Tapos allowed ka din na magpa-grab food if gusto nyo. So, hindi na ako nakapag-outro. So dito na lang ako mag-outro. So again, I just wanna say thank you again sa Hardin B&B and especially kay Mika for inviting us over. It's not all the time na may nag-i-invite sa amin sa ganito kagandang place. And hindi ko lang to sinasabi just because, ayun nga, in-invite lang kami. But because genuinely nag-enjoy talaga kami. And kung marirecommend ko ba talaga to sa mga friends and family ko and sa mga friends namin here sa social media, of course, marirecommend talaga namin to. Talagang perfect place to for a getaway, for relaxation, and for bonding with for babies, your loved ones. So if you guys are interested, you can also go on their Instagram. And if may questions kayo, you can message them. Huwag kayo may intimidate kasi ang babait naman ng mga tao doon. And very accommodating talaga sila. So that's it for today's video. Bye!